Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong dating tauha ni dating Pangulong Duterte na nag-iiyak sa isang forum at langiya para pa sa China. Ito ho yung video eh. I don't want my country to be a battle. Alam niyo yung tanong na yan na about sa are you sure? Diba? Yung ano yun eh, Prime Minister ba ng Singapore yun o presidente? Ang tanong eh ano, sigurado ba kayo ng mga Filipino na kaya ninyo na mismo ang bayan ninyo ang magiging battleground? Diba? Hindi ba lang sinabi na one of the battlegrounds eh? Kasi nga atakihin ng China is Taiwan. 'Di ba? Tapos ang magiging battleground Pilipinas. Bakit? Paano mangyayari 'yun? 'Di ba? Syempre ang battleground doon sa kung saan ang ano, kung saan yung aatakihin. Doon ang lusuban, nandoon yung pagdidepensa. So ano, ang dito naman po sa atin, ang mangyayari rito, madadamay tayo rito kasi kailangan ng China makapunta ng Pacific side, sa east side ng Pilipinas para harap sila sa Pacific Ocean para magbibigay ng pahirap, di ba, diyan sa mga susuporta galing sa west. We are going to take a look at this situation between the Philippines and China. There is one country that has played a significant role in, we don't know, promoting or destroying this relationship. We are being branded as that. There is isa lang naman yung tinutukoy niya talaga noon na there is one country. Walang iba kung hindi etong ano, etong Amerika. 'Di ba? Na siyang sumisira daw ng relasyon ng Pilipinas at ng China. Ayun oh, there is one country that has played a significant role in, we don't know, promoting or destroying this relationship. We are being branded as that. There is very strong xenophobia. Wala naman alam niyo yung totoo, wala namang strong xenophobia talaga eh. Wala. Actually, di ba? Nung naalala ko, 90s pa lang eh. Merong mga palabas na related sa China, mga Chinese movies. Tinatangkilik natin yun. Di ba? Yung si Sun Chai. Tinatangkilik natin. Ilan yung mga Chinese movies na pinapanood ng mga Pilipino? Yung iba nga eh nakakapag ano pa na nagiging ano pa nakakapag-asawa pa ng mga Chinese looking guys. 'Di ba? So wala talaga. Ang nangyayari po ngayon is not a phobia. Bagkus, hate ang nangyayari. Dahil naman po sa ginagawa na polisiya ng mismong gobyerno ng China sa mga Pilipino na Pilipinong mangingisda, syempre sa atin mismo, sa buong Pilipinas, pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Yun man ang problema natin ang malaki sa China eh. Yung kalupitan nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Eh maliwanag na maliwanag kung nirerespeto nila ang batas at kung malinaw silang umintindit, hindi sila buwaya, di ba? Kailangan nilang respetuhin. Total, yung UNCLOS, iniratipika nila eh. Saan nila gagamitin ang UNCLOS? Eh wala naman silang ano, wala naman silang access sa dagat kung hindi yung dito lamang sa South China Sea at East China Sea. Sa pagitan nila ng Korean Peninsula. Oh. 'Di ba? Doon lang naman dito sa may Taiwan, diyan lang naman ang kanilang access sa karagatan. Pero doon sa parting north at sa kabilang side, wala eh. Wala silang ibang gagamitan ng ano, ng UNCLOS. So, dito lang talaga sa atin, dito sa South China Sea. Paano yung sinasabi nilang relationship? Oo, mayroong magandang relationship. Ang problema, balik ang nangyayari, eh tayo yung, kumbaga, dahil malakas ang China, kailangan tayo sunod-sunuran na lamang sa gusto nila. To the point na mayroong mawawala sa ating interes. Well, ginawa rin naman po sa atin ng Amerika yan, na mapasunod tayo, di ba? Before, they're the ones controlling our economy, our growth. Mas gusto nila na ang Pilipinas ay manatiling mahina nang sa ganun, eh tayo ay aasa sa kanila.
Pero nagbago na yung panahon eh. Nakita nila yung masamang epekto. Hindi nila tayo tinulungan, hindi nila tayo pinaunlad, 'di ba? Hinayaan nila tayo na maghikahos. Kinontrol nila yung paglago natin, kung ano yung kakulangan natin na kaya nilang idulot sa atin, hindi nila ibinigay. So, ang epekto nito, US realized na pag ang allegiance ng Pilipinas ay nag-neutral, umayaw na sa Amerika, or worse is pumanig sa isa sa mga kalaban nila, eh nasa worse situation din tayo. Di ba? Now, ang kumokontrol na sa atin, ang China. Lahat na ng aspeto natin, pati politika, pati mga politiko natin, eh kontrolado na rin nila. To the point na naglalagay na sila ng sariling national nila mismo, mamamayan mismo nila, ang itinatanim na rito sa mga dito sa gobyerno natin. Like in the case of Banban Mayor, 'di ba? Alice Goo. Tapos sa Cagayan, meron din daw po diyan na Chinese din at napakalupit na mayor. In the Philippines, the mainstream media, newspaper, radio, television, they are all anti-China. But you can be certain, Mr. Ambassador, that... 'Di ba? So lahat daw anti-China, parang noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So yung mainstream media, lahat sila is anti-Duterte. 'Di ba? Tapos they have SMNI. So parang ganoon din sa atin ngayon. So lahat ng yung mainstream media are against China. Tapos meron silang media, walang iba kung hindi ang SMNI rin. 'Di ba? Ang kaibahan lang, noon kasi paniwalang-paniwala tayo sa mga narratives ni Duterte, pero ngayon, iba, baliktad na. Hindi na siya ganun kapopular na pinaniniwalaan ng halos lahat ng mga Pilipino. There are Filipinos who really love China and the Chinese people. If the situation in the South China Sea become much worse, as people in my country are already saying, is war going to happen in the Philippines as a Filipino and as a nation? I don't want my country to be a battleground. Thank you. Grabe, no? Oh, ito yung ano ng yung leader ng Singapore. 'Di ba? Sabay iyak. Grabe yung drama. Magkano kayang bayad rito ng ano ng China kay Lambino? Buwan-buwan. 站在菲律宾人民的长远利益的立场上处理这些问题。现在碰到的困难也不是什么太了不起的问题，因为我们有很多共识。在和平共处上，有限原则就在亚洲诞生。所以我相信，如果 Okay, wala tayong maintindihan. Now, si Lambino. Okay, so ito ha. Sabi rito, kasi hinanap ko eh, sino ba itong taong ito? So, kaya hindi ko agad ito na para content. Until, merong nag-comment, nako, ito pala si Lambino. Sabi niya na, ito pong si Secretary Raul Lambino, siya po yung dating CEO ng Cagayan Economic Zone Authority ng CESA. Then Vice President of for Internal Affairs ng PDP Laban Party. Diba? Now, naalala ko lang din, nung nakababa na sa pwesto si dating Pangulong Duterte, etong PDP Laban, including Digong, sumang-ayon ito sa kagustuhan ng China nung meron silang tinatawag nilang collaboration. That was last year, sometime around April. No, at by the end of April, dyan sa may Sofitel, hinihingi ng China contingent na suportahan ang kanilang narrative, yung claim nila sa South China Sea. Now, everybody in the party, they agreed to, including Duterte, via Zoom. Pero sumang-ayon siya at sinabi niya na talagang sisiguraduhin niya ang suporta para doon sa hinihingi ng China na suporta para sa kanilang claim diyan sa South China Sea, particularly sa West Philippine Sea. Dahil kabilang tayo ron eh. Sabi ko, shit, ito na yung pinakapunto, kaya kako, layasan ko na to.
hindi na to nagsisilbi si Duterte para sa interes ng Pilipinas, bagkos ito ay siya ay nagsisilbi na para sa interes ng China. Yan o. Di ba? Ay, teka. Merong isang ano kasi, merong isang nag-comment. Let me close this. Para mabasa nyo rin. Alright, here we go. Ito. May nag-comment ho kasi sa post ni Mami Peng. Okay. Ito si E.B. Jugalbot. I don't know who's that guy is. Ang nag-post yata noon. Tapos si Mami Peng nag-comment. So sabi niya, Mami Peng, di ko na malaya na nag-comment ka pala. So parang magkakilala sila. No? Nag-comment ka pala sa isang shared post ko noong video ni Mr. Raul Lambino na napaiyak sa isang forum dahil nga sa nag-uumapaw na xenophobia sa bansa. Ngayon, dala ng mga Pilipino na katulad mo, kakitid ang pag-iisip. So kapag hindi ka pala sangayon sa ginagawa ng China, makitid ang isip mo. Okay, good job naman sa'yo, Mr. Jugalbot. Sabi niya, at nag-followers ka pa para hilahin ang mga fans mo upang ma-hijack ang post ko. Kaya sasagutin ko na ang comment mo. Ito na. Si Mr. Olambino ang kasalukuyang chairman ng APCO, yung Association of Philippine-China Understanding, no, na itinatag noong 1972. Ito yung organization noon na after Duterte's presidency, nakareceive pa siya ng award. Diba? Pati yung ibang, taon-taon kasi yan eh, I don't know kung taon-taon or every 2 years, nagkakaroon ito ng awarding para sa mga Pilipino na nagsusulong ng interest ng China sa Pilipinas. Yan. So, ibig sabihin, ito yung organisasyon ng mga maka-China. Okay, na ipinupush nila sa anumang paraan na alam nila na legal ang interest ng China para mag-isilang katanggap-tanggap dito. And ano ba magiging resulta nito? Siyempre, kung ano man yung kanilang anumang talagang pinakalayunin nila, which is the West Philippine Sea, sasangayunan na lang natin, tatanggapin na lang natin. Yun, ganun ang pinaka-purpose talaga nito. And after all, bakit sila gagastos ng pera? For nothing? Di ba? Ang labo naman nun. So kasalukuyan daw, eto ngayon ang chairman, si Raul Lambino. Sabi, sa makatuwid, 50 years old na ang organization na yan. Ikaw, ilang taon ka na at ilang taon mo nang napag-aralan ng, di ba? So hanggang dun lang yung nakuha kong screenshot kanina. Okay, so kaya naman pala, wagas kung makaatungal o makapagdrama etong si dating CESA na Secretary Raul Lambino. Now, speaking of Raul Lambino, mga kapatid, naalala ko lang itong isang article dati na naalala niyo po yung Fuga Island? Sino nakakaalala ng Fuga Island? Diba? Oh, ito. Yan. Sabi diyan, Chinese takeover of Fuga Island. Okay, kailan ito? May 9, 2019. Yan. Ito ho kasing Fuga Island. Teka, tingnan natin ha. Kukwento ko na lang sa inyo kung paano yan, kung ano yan. Okay, so this is the Fuga Island. Ito po ay private property. Ang Fuga Island. Yan. Sakop ito ng probinsya ng Cagayan. So ang ito nga pala no, dito tayo sa Bagao at saka sa Lalo. Ang dalawang EDCA sites yan sa Cagayan. So dito naman sa Gamo ang
isa, isga mo Isabela. Okay? Now, etong ano, eto pong Fuga Island, tatlong isla yan, kung doon nagkakamali. Eto. Ito, isa, dalawa, tatlo. Yan. Eto hong Fuga Island, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ay tinatarget ito ng China na makuha. So, binibili ito. Actually, Pilipino may-ari nito, napunta na rin ito sa Taiwanese. Paiba-iba, ang dami na ho nagmay-ari nitong Fuga Island. At sa kasalukuyan po, ay Pilipino ang may-ari nito. Now, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, I guess it was before 2019, ito pong Fuga Island ay binibili no, ng mga Incheck. Ano hong gagawin nila dito? Siyempre, hindi po nila gagamitin sa Pogo. Ang plano nila rito, ito po ay tatayuan nila ng tinatawag na Smart City. And after the construction of Smart City, lahat po ng mga Pilipino dyan ay mga ano, mga naninirikan lang naman eh kasi may isang taong nagmamay-ari. So pag nabili nila yan, ang mangyayari dyan, ito ay gagawin nilang Smart City na ban ang mga Pilipino kahit na ang state forces natin. Dyan ho sa Fuga Island. And then syempre, isasama rin nila itong dalawang mga maliliit na isla. Gano po ba ka-significant ang mga isla na to, lalo ng Fuga Island? Bakit noong 2019, ito ay tinayuan ng ating sandatahang lakas ng detachment? Kasi tignan nyo po. Diba? Oh, ang lapit nito sa Taiwan. Ayan o. Oh. Ito yung Mavulis Island ng Batanes. Ito naman sa Cagayan siya. Tapat na lang ng ano eh, ng Claveria. Ayan o. Oh. Ngayon, kung ano ba mangyayari sa atin pag kaya na inakuha ng China? Aba, simple lang. 'Di ba? Talagang abot-abot na po talaga ang nervyos nitong mga northern governors natin. Nangunguna na ito pong Cagayan province, 'di ba? Etong si pangalito ay matanda, lalaki. Tsaka ito hong si Senator, ano, yung anak ni Senator Amy Marcos. At ngayon pa lang, yung inangaw-ngaw ni Senator Amy Marcos, di ba, na madadamay ang Ilocos Norte dahil meron ditong mga live drills ng balikatan. Yan ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Pero dito si Mamba, ng governor, alam naman natin na talagang maka-China yan at umiiyak pa nga halos dahil po sa pagkakaroon ng dalawang EDCA site. So, ibig sabihin, para ho sa isang barakong gobernador na halos maganda iyak-iyak ka na at gusto mong mapaalis yan, eh, teka, ano ba? Meron bang malaki o matinding pressure sa inyo ang China? Diba? So, ito ho nung panahon ni, ano, ni Lambino, 2019, hindi ho natuloy ang plano ng China dyan na ito ay bilhin. Yang lugar na yan. Grabe, di ba? Sabi, Fuga Island sa Japan na pinag-aawayan ng China. Hindi po. Hindi po yan lang pinag-aawayan. Imposible nilang pag-aawayan yan. Ang pinag-aawayan po nila ay yung Senkaku Island. Ito yata yun. Ano, yun na guni. Basta rito yun eh. Yung island na yun. Pangalan ni Senkaku Island. Pinag-aagawan nila. Okay, so balikan lang natin. Itong dating tauhan ni dating Pangulong Duterte. Ano, Black Sand Mamba ang tawag sa kanya dahil siya nagbibenta ng Black Sand sa China. And oh nga raw eh, pero inimbestigahan naman ng DENR. Sabi ng DENR negative daw. I don't know. DENR pa. 'Di ba?
Yan ang mga taong walang paninindigan. Dapat sa mga yan, doon na sa China manirahan. Eh, baka malay nyo nga ho, meron mga ari-arian yung mga yan sa China, di ba? Nandito lang sila sa Pilipinas dahil sila yung mga Filipino para isulong ang interest ng China. Yung ganun. Hindi naman nakita. Eh, magsinungaling ba naman sa mga kaharap niya na ang mainstream media lahat ay anti-China. Dahil lang ibinabalita yung katotohanan na nangyayari diyan sa atin sa West Philippine Sea. Di ba? Ay nako. Grabe no. Ang kasalanan ni ano ni Amy Marcos sa mga Pilipino. Siya ang nagpasok kay Duterte. Wala tayong problemang ganito kung walang Duterte. Walang manggugulo sa gobyerno. Di ba? Sabihin man nila na kung walang Duterte, hindi magiging presidente si PBBM. Hindi rin kayo sigurado doon. Di ba? Kasi nga ang mga loyalista, they don't die. Instead, they multiply. Oh. Now, ito naman yung pag-usapan natin. Kasunod siya.